Marami po nakakatuwa na ngayon na hindi natin dapat pinapalampas yung mga pagkakataon na sinasabi ng Lord na gagamitin ka niya. Yan. Kasi hindi nakakapagod mag-serve sa Lord. Amen? Bagkos, ay salamat. Bagkos yung kapaguran, ang bilis mapalitan ng kalakasan. Yan. Habang naglilingkod ka, lalo kang yung feeling mo nanghihina ka niya, lalo kang papalakasin. Feeling mo tumatanda ka, lalo kang pababatain. Yung mga ganun ba? Kasi hindi nagkukulang ng Diyos eh. Amen. At kanina po, nagpapasalamat po kami dahil Pastor's Appreciation Month ngayon. At kami po ay pinag-pray kaninang umaga. Salamat po sa mga prayers ninyo dahil patuloy na yung karunungan na natatanggap namin, yung lahat ng mga naituturo namin sa inyo sa pulpitong ito sa pamamagitan ng mga karunungan ng Panginoon ay dahil din sa inyong mga panalangin. Salamat po sa lahat ng prayers ninyo, lalong-lalo na po sa prayers ninyo para kay Pastora, kay Pastor Bob, at sa lahat ng kapastoran po ng ENJC. At nawa po, pasalamatan din natin yung mga elders natin, yung mga leaders natin, cell leaders natin, dahil kasama sila doon sa celebration. Amen. At kasama kayo doon, kasi kung wala kayo, mag-isa lang po ako magsasalita. Amen. Ayun. So, praise God. At pwede po bang tuloy-tuloy na natin? Pwede po bang maninihan kayong tumayo? At manalangin po tayo sa Panginoon. So, ayun. Hallelujah. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa lahat ng mga biyaya, Lord, na binibigyan mo sa amin. Salamat sa patuloy na kalakasan na ibinabalik mo sa aming mga panghihinang katawan, Panginoon, sa lahat ng kapaguran, Lord God. Ito ay pinapalitan mo, Panginoon. You are replenishing us, Lord God, every day, every moment, Lord God. At Lord, yung mga needs ng bawat isa, Panginoon, ay patuloy na ipinagkakaloob mo, Panginoon, deserve man namin o hindi, Lord God, patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin ang nais mong ibigay sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Lord God. At sa oras na ito, Panginoon, muli kami lalapit sa iyo, Panginoon, may pagpapakumbaba, Lord God. Nawa po, Panginoon, katulad ng panalangin ko po kanina, patuloy mo pong pagalingin yung mga kapatid, Panginoon namin, na nakakaramdam ng kahinaan, ng sakit sa katawan, Panginoon, mga sakit na hindi naman nararapat, Panginoon, dahil pinagaling mo na kami, Lord God. Kaya, Lord, tinatanggap namin muli ang kagalingan ito, Lord God, sa mga kasama namin mananampalataya sa simbahan ito, lalo-lalo na kay Mama Kuwat, Lord God. We claim healing for her, Lord God. We continue to pray for her immediately healing, Lord God. And Lord, fast recovery, Lord God, para sa kanya. At kung anuman, Panginoon, yung binibigay mo na karunungan sa mga doktor, Panginoon, ayahan mo na mangyari ito, Panginoon, na tunay na magtatagumpay ang pangalan mo sa buhay ni Mama Kuwa at ng kanyang pamilya, Panginoon, sa pangungunan ni Pastora Luz, Lord God. At Lord, tawa po, bigyan mo po umuli kami ng karunungan, ng bukas na puso, upang maintindihan namin ang mensahe mo sa gabi ito, Panginoon. Salamat muli sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at paglulhati sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sige po, pupuri. Ang context po ng topic natin ngayon is, we will read it in Matthew 6. At ang title po nito ay The Curious Case of Christ or Jesus Christ. Yan, The Curious Case of Jesus Christ. Mababasa po natin sa Matthew 6, simula sa verse 31 hanggang 34. Sabi po dyan, "Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first of God, the kingdom of God, and His righteousness,
And all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Di ba po, tuwing maririnig natin yung salita o talata, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well. Talaga namang natutuwa tayo. Amen. Ang pumapasok ka agad sa atin ay blessing. Amen. Yung pagpapala ka agad ng Panginoon. Yung tipo bang kabisado mo na pag sinabi yung but seek first, uy, automatic yon. Kasi life verse natin yun eh. Kasi yun ang pangako ng Diyos sa atin eh. Pero ano po ba talaga ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. At yung kalugtong na all the things shall be added unto you. Ito po ba'y puro pagpapala na lamang? O yung blessings ng financial, material, mental, psychological, physical na blessing, yun po ba talaga ang nais lang iparating ng Panginoon kapag lagi kang nagsisimba, kapag lagi kang nagbabasa ng Biblia, kapag lagi kang nagde-devotion, kapag lagi kang naglilingkod sa simbahan, tuwing nag-cell group ka, lahat lang yan ay pag ibibigay sa'yo, yung blessing, yung panalangin mo ibibigay, yun ba talaga lang? Ganun lang makababaw ang gustong iparating ng Panginoon sa sinasabi niya yan. Samahan niyo po ako na sabay-sabay natin pag-aralan. Ano ba yung gusto talagang sabihin ng Panginoon sa atin? Narinig niyo na po ba yung curiosity killed the cat? Yan, curiosity killed the cat. Yung dahil sa pagustuhan ng pusa na usisain yung isang bagay, siguro pagkain yun, ikinamatay niya. Yan, curiosity killed the cat. Curiosity can indeed lead you down in dark path. Yung pagkamausisa, pagkamausyoso, pagkamainteres ng isang tao ay nag-uuwi daw, nag-lead daw sa kapahamakan, sa kadiliman. Paano po nangyari yun? Kasi pag curious ka, di ba gumagawa ka ng effort? At tayo bilang Kristiyano, dapat po, lagi tayong nag-iingat, lagi dapat tayong lumalakad ayon sa ilaw na dala ng Banal na Espiritu sa atin. Amen. We should always walk in the Spirit. Amen. Amen. Yun yung nantay ko yung amen. Yun. So we should always walk in the Spirit. So it is extremely easy to fall into sin. Napakadali po na tayo ay mahulog sa kasalanan. Bakit? Kasi yung temptation po, yan yung laging inihahanda ni Satan sa atin. Yan yung laging pinapain niya sa atin. Kung ano yung gustong-gusto mo, yun yung lagi niyang ihahanda sa iyo. Pero ang kapalit na yun ay yung kapahamakan. So ang tanong ay, ano ba yung, saan ka ba naku-curious? What are you curious about? What are you interested in? Ano ba yung mga bagay na interesado ka? Pag curious ka po kasi, when you are curious, gagawa ka ng paraan. Parang sa mall po, di ba? Pag namamasyal lang tayo, may event sa gitna ng mall, di ba? Tapos ang daming tao, may tendency na sumilip ka, di ba? Tapos pag nagustuhan mo yon, yung pupuntahan mo, hindi mo na pupuntahan. Mapapako ka na ron hanggang sa matapos. Tapos maalala mo, ay, may pupuntahan pala ako kasi na-curious ka eh. So when you are curious, you make an effort. And when you make an effort, you gain results. Nagkakaroon ng resulta ito. Ang resulta nun, lalain ka na sa pupuntahan mo. Parang ganun. So, when you gain result, you gain success. No, ano man yung pagka-curious na ano yun, nagtatagumpay ka sa bagay na yun. Nagtagumpay ka, na-curious ka, gusto mo silipin, nasilip mo. Napanood mo, parang gano'n. Gusto mong puntahan yun, na-curious ka, pinuntahan mo, napuntahan mo. So you gain success. And when you gain success, you will be satisfied. Ang problema po, ang tao, walang satisfaction. Wala tayong humpay.
Hindi tayo tumitigil. Pag nasatisfy tayo ngayon, may hahanapin na naman tayo. Eh. Diba po? No, parang ano lang, parang computer. Ang computer po, dati, yung tinatawag na dial-up, ang bilis na ng internet doon. Eh nagkaroon ng ano, ano ba sumunod doon, DSL na ba? DSL na lang sumunod. Parang nabagalan ka na. Eh nagkaroon ng broadband, nagkaroon ng fiber. Di ba? Bumilis ng bumilis, eh hanggang ngayon, parang nababagalan ka na ulit. So we do not have satisfaction. Hindi tayo nasisiyahan. People say, why is everybody, parang ano eh, yung curiosity, why is everybody into porn? Yan. Bakit yung iba mahilig sa pornografiya? Masihit na. Nagiging curious ka eh. Bakit yung iba napakahilig doon sa drugs? Ano ba meron doon sa illegal drugs? Yung shabu, yung marijuana, yung ecstasy, yung kung ano-ano pang mga tawag nila. Yan. Tapos nag-curious yung mga tao, yung mga kabataan, sinusubukan. Bakit kaya yung iba nagsisigarilyo? Masubukan na. Bakit kaya yung iba umiinom? Masubukan na. Lahat po ng yan, pwedeng mauwi sa ating kapahamakan. Amen? Pwede tayong mapahamak doon, pwede tayong mahook doon, at baka hindi na tayo mapawala, mahirapan na tayo. So, minsan po, meron namang ganito, yung curious na curious, ano tayong pinag-uusapan nila? Makapunta nga. Oh, chismosa ka na rin. Di ba? Tapos yung pala, pinag-uusapan ikaw. So, yung mga ganong curiosity po, at ito pa po yung uso-uso ngayon. No, kasi hindi ka naman ganon, pero nakikita mo, ba't kaya hook na hook yung mga kabataan sa ML, sa LOL, sa DOTA, at sabi nga ng anak ko, yung bago ngayon, yung CSGO, o Counter-Strike GO. Yan, hindi ko na alam yung mga yan eh. At dati po, na-hook ako dyan eh, sa games, yung Super Mario Brothers. Ten-ten-ten-ten-ten. Dati ginagaya ko yun eh. Ganun, pahala-pahala eh, ganun eh. So, ang galing-galing ko dati doon, pinapanood ako ng mga kabataan, na-hook ako doon kasi naging curious ako eh. So, ang pinaka-worst po, yung curiosity ng mga, lalo na yung mga kabataan ngayon, na bakit yung iba nag-girlfriend na? Ba't yung iba nag-boyfriend na? Mag-boyfriend kaya ako, mag-girlfriend kaya ako, eh 10 years old pa lang. Diba, meron eh. Gugulat ka, 9, 10, 11, 12, may mga boyfriend at girlfriend na. At hindi lang po yun. Ang bilis magpalit. Hindi, nag-break na kami. Ang lupet. Tapos nung nakaraan po, may nakita ko, nakakalungkot, dito sa may Imus, sa may malapit sa Chowking, yung tapat ng Lumina, ang liit na bata. Ang galing mag-biosi. Grabe. Talaga yung hit-hit niya, hit-hit ng sanay na sanay na eh. Nakakalungkot. So yan po yung mga curiosity na pwedeng ikapahamak natin. Lalo na sa relasyon. Bakit? Kasi parang naglalaro na lamang. Kung magpalit ng jowa. Yan. Kung magpalit ng syota, ng girlfriend, ng boyfriend. Parang damit, mas mabilis pa sa damit eh. No? Mas madali pa siya magpalit ng relationship kaysa maligo. Yung mga ganun ba? No? Pag nasa loob ng bahay, hindi naman, di ba may mga ganun tao eh, no? Hindi ba maayos sa katawan, pero pag may date, tuntodo porma yan, no? Yung mga ganun eh. So, yung curiosity na yan, ang problema, parang pinaglalaroan na lang ang pag-ibig ngayon. At ang cause po nito is yung curiosity. Sobrang pagka-curious, tapos pagpapalit ng relationship, hindi nalalaman, unti-unti nasusugatan na yung puso. Kaya pag dumating yung time na talagang seryoso na siya, hirap niya na magtiwala. Yung mga gano'n. Yan. It's hurt. Oo, oh, it's hurt, eh. Sabi po sa Proverbs 27:20, masayin po natin. Just as death and destruction are never satisfied, so human desire is never satisfied. Proverbs 27:20, and sabi po sa Ecclesiastes,
Everything is wearisome beyond description. No matter how much we see, we are never satisfied. You see, curiosity is very dangerous. Delikado po ito. Kapag hindi natin na i-channel ng tama yung ating pagka-curious o pagka-interesado sa ibang sa mga bagay-bagay, nagiging delikado ito sa atin. So, we must be careful and start to live by the Word of God. Kaya nga, lagi dapat tayo may feeding ng Word eh. Nagbabasa dapat tayo lagi, nakikinig dapat tayo lagi, nagpapaturo dapat tayo lagi ng salita ng Diyos. Sabi po ni Haring Solomon, yung binasa ko kanina, patuloy lang natin, no matter how much we hear, we are not content. Hindi tayo masasatisfy. Because men and people have no satisfaction. So by continuing with our wrong curiosity, yung maling pagka-interest o pagka-usisa sa mga bagay-bagay, we put ourselves in danger. Napapahamak tayo. Hindi natin alam, unti-unti na pala. So, we put ourselves fading away from our faith. Sa James 1:14-15, sabi po dito, temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions, and when a sin is allowed to grow, it gives birth to sin. So, nagsisimula lang siya sa maliit. Unti-unti, hindi mo napapansin, nahuhuk ka na doon sa kasalanan na yon, hihirap mo na makawala. Kung natatandaan niyo po, yung tinuro ko dati, yung spirit of, yung phyton. Yung unti-unti ko nililintisin, hindi mo alam. Parang yung tinuro dati ni Bishop Poirier na pag pinalo ka ng isa lang, hindi naman masyadong masakit eh. Pero ilang milyong beses na paulit-ulit mamamagayan eh. Pero mapapansin mo, huli na. So, ganun po tayo kinakatch ng curiosity na yan, yung nanauuwi sa kasalanan. And setting our mind upon Christ helps us overcome temptation. So, pag tinuon natin ang ating pag-iisip, ang ating focus sa Panginoong Jesus, doon natin napapagtagumpayan yun. Amen. Diba? Kapag nare-remind ka ng word ni Lord, parang, ay, huwag nga, no, mali nga yun, no? Ay, tama, tama pala talaga si Lord, no? Yung mga ganung pagkakataon. So, at hindi rin po namin magadaya ang Panginoon. Pwedeng, okay nga tayo sa ating mga kakilala. Pero ang totoo, hurt na hurt ka na pala. Basag na basag ka na pala. May problema ka na pala. Pero pag tinatanong ka, kamusta ka kapatid? Okay lang po. Bless po. Pero pag uwi mo ng bahay, malungkot ka pa rin. So hindi po masama na magsabi ng problema. No? Ang masama, yung totoong bless ka na, problema daw ka pa rin. Aba, may problema ka na talaga. Di ba? So, hindi masama magsabi. Walang masama doon. Kapag meron kang nararamdaman, sabihin mo, release it, surrender it to God. Kapag hindi pa rin sapat yun, kumausap ka. Kumausap ka. So, set our minds upon Christ. So, hindi pwedeng lagi may excuses. Do not make excuses. Listen to the conviction of the Holy Spirit. Flee from temptation and pursue Christ. Amen po ba doon? Amen. So, yung mensahe mo last week, kung natatandaan nyo, yung tinuro ni Pastor Bob, di ba patungkol ito sa mga Kristiyano na nagbabackslide? Di ba, ilan yung tao binanggit ni Pastor Bob? Nandun na yung worship leader, nandun yung mga pastors, meron pang nag-suicide. Nakakatakot na po ang mundo ngayon. Sobrang nakakatakot na. Lalo na sa ating mga Kristiyano. Kasi sila, malalalim na. Kamusta po ang kalagayan natin sa salita ng Diyos? Malalim na rin ba tayo? At kung malalim ka na, huwag kang maging kampante. Kasi sila nga eh, na-fall eh. Diba? Tayo pa kaya? So, bantayan natin mabuti.
Pag hindi natin binantayan, hindi tayo naging curious sa pagbabantay sa sarili naming pananampalataya. Baka mauwi tayo sa katulad nila. Ako po takot na takot. Bakit? Kasi mas doble yung ano eh, yung pagbabantay ng Lord eh. Doble yung paghuhusga ng Lord sa mga katulad po natin na nagtuturo. Pero hindi ako guro. I'm not a teacher. Hindi ko alam kung ano ako, Lord. Pero alam ko anak mo ako, Lord. Yan. You just call me pastor. But in God's title, hindi ko alam kung anong title ko sa kanya. Baka ang title ko kay Lord, marumi pa rin. Dirty. Kitatak ng dirty, no? Pero because of Jesus Christ, we are cleansed by His blood. Amen. So, bantayan natin. Matakot tayo sa sitwasyon. Huwag tayo maging complacent lang. Huwag natin isabalang bahala lang yung nangyayari sa kapwa nating Kristiyano. Huwag na nga tayong lumayo eh. Dito na lang sa simbahan at sa ibang mga simbahan, nangyayari ninyon, mga nangyayari na binanggit ni Pastor Bob. Nagkataon lang na sikat sila eh. Diba? Kaya medyo controversial. Pero may mga nababackslide tayong mga kakilala. Diba? Hindi siya nagiging controversial, pero in a small group, mabigat yun. Ay, may umalis na naman, lalo pag nag-uusap-usap po ang mga pastors, nalulungkot po kami. So, ganun po yung reaction natin eh. Huwag na tayong lumayo. Sa simbahan na lang nangyayari ngayon. Nakakatakot. So, anong gagawin natin? Anong pwede natin gawin para hindi tayo pauwi sa ganoon? This is an encouragement to everyone to pray for the Holy Spirit's help na huwag mangyari sa atin yun. Napalakasin tayo araw-araw. Amen. Na i-guide tayo ng Panginoon sa bawat paglakad natin sa araw-araw. Pwede mo pa rin gawin lahat ng gusto mong gawin. Na nag-i-enjoy ka, na nabibless ka kahit hindi sa simbahan, at huwag mong kakalimutan magpabantay sa Panginoon. Huwag mong kakalimutan manghingi ng direksyon sa Panginoon. Amen. Sabi po ni Thomas Fuller, si Thomas Fuller po, isa siyang British doctor, physician. He's also a pastor, he's a preacher, and siya po yung isa sa pinakamatalino, sabi po, sa 17th century, tagal na, no? Sabi po niya, curiosity is a kernel of the forbidden fruit, which still sticketh in the throat of a natural man, sometimes to the danger of his choking. Parang si Eva at si Adan, di ba? Pinikman yung prutas, nung pinikman yung prutas, nagkasala. Yung curiosity, yung maliit na kasalanan na yan, pwedeng bumarayan sa atin. No? Kernel means seed, buto. Yan. Baka yung buto na yan, tumutubo na pala. Bumabara na pala sa spiritual na kalagayan mo. No? Huwag nating hayaan na ganun. So, what can we do to divert and turn this curiosity into something useful that can transform our lives and help others as well? Ano bang pwede natin gawin para maiiwas natin doon? Yung curiosity natin, maiiwas natin, maidivert natin doon sa hindi natin kakapahamak. Paano ba yun? And by the way, mayroon po pala tayong bisita. Yan. Si Ken Pacanya. Pwede po bang ma-welcome natin? Welcome, kapatid. Ken Pacanya, husband ni Ao. Tama? Tama ba? Tama. Okay. Husband, welcome, kapatid. Yan. Sa All Nations for Jesus Church na gaganap kami. Palapakan naman natin ang Panginoon. Sa buhay ni Ken, yeah. At ni Ao. Yan. We are happy to see you in this place. So, tuloy po natin. Okay lang po ba kayo? Tuloy natin. Amen. Tayo lang po may interest. Tuloy po ba natin? Amen. Kasi nag-i-introduction pa lang po ako. Yan. So, in moment like this, we should always seek God. We focus on God and rely on God's instruction.
Sabi nga po niya, di ba, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi niya sa New Living Translation, seek the kingdom of God above all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Yun nga po ang medyo konti lang naman, nakakalungkot. Kasi pag narinig natin yung talatang yun, to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto you, automatic blessing. Blessing ng material, financial, yung mga nabanggit ko po kanina. Yun kaagad ang pumapasok sa atin. Pero, ang totoo po, mayroong gustong sabihin ng Panginoon dyan sa sinasabi niya yan. To seek first the kingdom of God. So, kailangan po pala natin maging kingdom seeker. Di ba tinuro ni Pastor Al na maging covenant keeper daw tayo? Naalala niyo po yun? Covenant keeper. So, for us to become a covenant keeper, dapat maging kingdom seeker din tayo. Yan. Kasi seek first eh. His kingdom. God's kingdom. God's kingdom or the kingdom of heaven. Pareho po yun. Halos pareho po yun. So, meron pong mga tao sa Biblia kung saan ito yung mga curious men of God. They diverted their curiosity into something na ginamit pa sila ng Panginoon. Sample po si Moses. He became curious nung nakita niya yung burning bush, naalala niyo po? Nag-aapoy na hindi naman natutupok, pero nag-aapoy siya. Lumingon siya. Nagka-interest siya, lumapit siya. Anong nangyari sa kanya? Dahil lang sa napakasimpleng ginawa niya na yon, nagpakilala ang Diyos sa kanya at ginamit siya mightily. Amen. Meron pa pong isa. Bukod po kay Moses, si David. Si David po, batang-bata, siyempre mga bata, curious yan eh, di ba? Naging curious si David nung naghahatid siya ng pagkain sa kanyang kapatid. At during that time, nandun pala si Goliath. Naggugulo, naghahamon. Sabi ni David, ano nangyayari? At sabi ng mga tao sa kanya, ah, nandiyan yung isang gigante na naghahamon, naggugulo, na kung sino man ang lumaban sa kanya, magkakaroon ng pabuya. Anong pabuya yun? Yung panganay na anak ng hari, ipapakasal sa kanya, at bibigyan pa siya ng kayamanan. Yan ang sabi ng Bible. So, na-curious si David, nagtanong ulit siya, kinonfirm niya, ano po bang nangyayari? Ganito ulit. Tapos nasa lubong niya yung kapatid niya. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Buwi ka na na. Sabi ganun ng kapatid eh. But his curiosity, yung dahil curious siya, nag-effort siya. At ano po nangyari kay David? Naging hero of Israel. He became the mighty hero of Israel. In fact, he became the king of Israel. Amen. So, meron pa po si Paul. Minsan po, ito mga tamang ano to eh, mga tamang curiosity. Pero si Paul, mali yung intention. Si Paul po, naging curious nung marinig niya na si Jesus Christ nagpapagaling ng may sakit, nagbubukas ng mata ng mga bulag para makakita yung mga pilay, napapalakad niya, yung mga patay, nabubuhay niya. Sino ba naman di magkaka-interest nun? Diba? So si Paul, nagka-interest. Kaso lang mali yung intention. Tingnan ko nga po, anong magagawin ng mga ito. Nung makita niya po, nasumpungan niya si Stephen, nangangaral. At nung nangaral si Stephen, nakita niya kung paano binato si Stephen hanggang si Stephen ay mamatay. At nandun pa nga sa paanan niya, sabi sa Bible, di ba? Tapos parang dahil kilala siya, parang in-approve pa niya yung ginawa ng mga tao kay Stephen. Maling curiosity. But because of that curiosity, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Amen. No, sinalubong siya ng Diyos, binulag siya ng Diyos, after 3 days, nagkaroon siya nakakakita na siya ulit, and then nangaral siya, pinakamagaling ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Amen. At para mas maintindihan po natin, ano ba talaga yung ibig sabihin to become a kingdom seeker? At paano, ano ba yung matatagpuan mo? No, yung ba yung blessing lang talaga? The longest preaching in the Bible is seen
in Matthew 5, chapter 5, chapter 6, and chapter 7. It was the preaching of Jesus Christ, the Sermon of the Mount. Andun po yung Beatitudes na tinatawag. So, dun po sinabi, verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, ibig sabihin pala, for you to see the kingdom of God, you need to have poor in spirit. Ano ba ibig sabihin ng poor in spirit? Poor in spirit means that we understand our nothingness before God. Yung wala tayong halaga. Ikaw at ako ay walang halaga sa harapan ng Diyos. Pero pag sumuko ka sa Kanya, ikaw na ang pinaka-importante para sa Kanya. Amen. Hallelujah. So, yung pala yun, ano? Pag ikaw pala ay kulang sa ganun, at gusto mong masumpungan, nangangailangan ka nung pagpupuno ng Panginoon galing sa Kanyang kaharian, yung pala yung all the things shall be added unto you as well. Kasi yun ang kulang sa'yo eh. Amen? Nakakasunod po ba tayo? Okay, tuloy natin. That is why we ask and we seek for His kingdom to come, di ba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. And sabi ni Jesus Christ, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open. So pag humingi ka, naghanap ka, kumatok ka, lahat ng yan pagkakaloob ng Panginoon sa'yo. So, your kingdom come and your will be done means giving Him the lordship, the authority, and possession of everything we have, including our life, when we fully understand and live in His principle. So, sa prinsipyo pala ng Panginoon, natin masusumpungan yon. The kingdom of God, o ang kaharian ng Diyos, ay magmamanifest lang sa atin. It will only manifest in us if we completely surrender to Jesus. Kung tunay na susuko tayo sa Panginoon. Pero Pastor, narinig na po namin, sumuko na nga kami sa Panginoon. Kaya nga kami nagsisimba ng linggo-linggo. Amen? Oo eh. Eh, nasumpungan ko na yun eh. Eh, bakit? Ang bigat-bigat ng problema mo dumarating yung time na gano'n. Tapos parang pakiramdam mo, wala ang Diyos. Eh, nasumpungan mo na, di ba? Bakit parang wala pa rin? So, baka lang. Baka yung pag-surrender mo, pag-suko mo sa Kanya, isang kamay lang ang nakataas, yung isa may ginagawa pa. O kaya, yung basura, lahat ng basura na meron ka, nung isinuko mo sa Panginoon, may kinuha ka pang iba. Lord, akin na muna yan. Ako muna mag-handle niyan. Ako muna Lord dito, Lord. Yung iba, ikaw na. Baka ganun, hindi 100%. So, not just a prayer, we start by praying earnestly before God, not just a prayer of complacency, but a sincere prayer that you will not stop until you feel God's hand touching your soul. Ibig sabihin po nun, huwag tayong tumigil ng panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon mula sa katibuturan ng ating kaluluwa. Bakit po kailangan yun? Kasi may mga nananalangin na ganun. Pero yun mo, kumpara sa Kanya at kumpara sa iyo, ang prayer mo, Lord, thank you for this morning. I'm blessed. Tapos, Lord, thank you for the food. Tapos sa gabi, Lord, good night. Samantayang yung iba, Panginoon! Kailangan mo na ganito, ganyan-ganyan. Tulo na lahat, no? Tapos ikaw, easy cool na lang. Complacent. Sabi mo, may tinuro si Pastor Bob dun sa group chat namin. Isang pastor nagtuturo, sabi niya, ang mga Muslim, 5 beses na nanalangin sa isang araw. Ang mga Jews, 3 beses sa isang araw. At itong panalangin na ito, ay hindi yung parang sinabi sa kanila. Ito ay lifestyle nila. Pinagpala sila o hindi, ginagawa nila ito.
may problema sila o wala, ginagawa nila yung panalangin na yun. Kamusta kayong mga Kristiyano? Ilang beses tayong manalangin sa isang araw? Ilang beses ka kumain? 3, 4, 5? Kasama merenda doon, siyempre. Kasama na ay yung milky doon. E kamusta ang prayer life? Baka mas marami ang pagkain ng physical food kesa sa spiritual. Manghihina ang spiritual nun. Ito pong problema. Alam ko na yan. Narinig ko na yan. Itinuro ko na nga yan eh. If we keep on insisting in our mind that we know everything, na alam na namin lahat, doon tayo mapapahamak lalo. Have a teachable heart. Amen. Buksan mo yung puso mo, yung puso na tuturuan, kahit alam mo na alam na mo na siya, magpaturo ka pa rin. Ako madalas ako tinuturuan ng asawa ko eh. Minsan matigas mo na ko eh. Pero nagpapaturo ako eh. Kasi I want to have a teachable heart. Kasi pag hindi na ako matuturuan, baka walang maituro na ang Lord sa akin. Delikado mo yun. Amen. Kahit ikaw na ang pinakamagaling, ikaw na ang pinakamatalino, have a teachable heart. Magpatama ka. Kasi baka may tama ka na. Yeah. So, we are only fooling ourselves if we always block the teachings of Jesus Christ in our lives. So sabi po sa 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. Ito lang po yung sinasabi natin na kapag tayo ay tinatanong, kamusta ka kapatid? Okay lang, I'm blessed. The kingdom of God is not a matter of talk. It's not a matter of talk, but power. Dapat, pag sinabi mong okay ka, nakikita dapat sa iyo yun, okay na okay ka talaga. Pag sinabi mong blessed ka, blessed ka dapat talaga. Amen. At dahil blessed ka, magbe-blessed ka. Amen? Nakikita dapat, kasi sabi dyan, for the kingdom of God is not a matter of talk, but of power. So to seek God's kingdom is to seek the core of our soul. Pakinggan niyo po itong mabuti. To seek the kingdom of God is to seek the core, yung pinakaibuturan ng ating kaluluwa. Yan. And spirit. And know who's in charge. Alam ba natin kung sino yung boss? Alam natin kung sino yung in control? Yan. Sino ba ang in control sa buhay mo? Bawat desisyon ba na ginagawa mo ay kinukonsulta mo muna sa Panginoon? Bawat gagawin mo ba, talaga bang ito'y in-approve ng Lord para sa'yo? Kasi marami pong tao na gumagawa lang ng ayon lang sa gustuhan nila. Tama? Ang nakakalungkot po, may mga Kristiyano na akala nila ito'y galing sa Lord. Yung pala hindi. Kasi may revelation daw. May vision daw. May example po ako. Meron po akong kaibigan, isa po siyang misyonaryo, at one time nag-mission po siya sa Malaysia. Tapos dalawang grupo po sila. So, yung dalawang grupo na yon hindi magkakakilala. Tapos pagdating sa airport, nagkabanggaan sila, nag-meet sila ng isang babae, kasi parang bigat na bigat yung babae sa dinadala niyang bag, tinulungan niya. Yung pagtulong niya, walang halong kahit ano. Basta gusto niya lang tulungan yung babae. Tapos, pagkatapos doon, wala na. Nag-iwalay na sila. Nag-punta na sila sa kanilang mission. Then, pagkatapos po noon, na nag-iinip daw po siya. Nakita niya raw yung babae sa mission. And then, yung babae pala, ganun din. Na nag-iinip din pala, nakita niya yung lalaki sa mission, yung aking kaibigan. And then, nung nagkaroon ng pagkakataon, na pumunta sila sa mall sa Malaysia, nagkita ulit sila, nagkaroon sila ng kasi nga, tinulungan niya, nagpakilala sa isa't isa. So, ang nangyari po, naging pagkakilala sila, nagkakwentuhan sila,
nabanggit, yung babae pa nagsabi, alam mo, huwag kang maano, hindi ako ganitong klaseng babae. Ha? Pero nakita kita sa vision. Pinakita ka sa akin ng Lord na parang ikaw yung magiging partner ko in for life. Yan. So, ganda ng story, no? Tapos po, ano nangyari? Sabi niya, ganun ba? Hindi niya raw sinasabi dun sa babae na ganun din yung nakita niya. So, ang nangyari po, ano sila, 10 days sila sa Malaysia. Nung pauwi na, nag-meet ulit sila, sabi niya, ganito, may nakita kasi akong vision. Sabi niya, base dun sa kinento mo, nakita ko yung vision, nakita kong sarili ko, uupo ako sa upuan, tatluhan. Sabi niya, at doon sa tatluhan na yun, ako lang ang nakaupo. Pag nakita mo ko, ako lang ang nakaupo, ibig sabihin, galing ito kay Lord, lapitan mo ako. At doon ka lang umupo, pagkatabi na tayo. Hindi ganun ang nangyari. Nakita ng babae talaga mag-isa lang siya sa upuan. Nilapitan niya, buong biyahe, sila magkasama. To cut the long story short, naging sila po. Yan. Ang ganda talaga nakita sila sa spiritual realm. At salamat po sa Panginoon. Break na po sila. Yan. Hindi po sila nagkatuloyan. Minsan po kasi ganun eh, no? Yung maling akala. Siguraduhin natin na galing kay Lord. Siguraduhin natin lahat na siya yung in control. Na siya yung boss. Na siya yung Lord. Sinasabi pala siguro niya doon sa dalawa, anak, hindi yan. Yung isa. Iba yung hinausap mo. Ganun pala, no? Hindi natin masasabi, hindi natin alam. So, Jesus, okay. So, dapat si Lord yung talagang in control sa life mo. Kahit na ikaw ay pinagpala, ikaw ay bilis ng Lord, at lahat ng gusto mo, ginawa mo, naging successful ka, dapat si Lord pa rin ang in control. Kasi pag mali ang ginawa mo, mapapahama ka pa rin. Sabi ng Lord sa Matthew 16:26, what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Ano daw ang mapapala ng isang tao kung makuha niya na ang lahat sa buong mundo pero mawala naman, mapahamak naman ang kaluluwa niya? At ano daw naman ang maipapalit niya para sa kaluluwa niya? Hindi po mababayaran yun. Ang Panginoon lang ang magbabayad nun. Amen. Amen po ba? Amen. So, ang tanong ko ngayon, kaya mo bang i-give up kung anong yaman meron ka? Kaya mo bang isuko yun sa Panginoon? Anong yaman meron ka ngayon? Pera? Anong yaman meron ka ngayon? Pag-ibig? Anong merong yaman ka ngayon? Baka mayaman ka sa galit. Baka mayaman ka sa inis. Baka mayaman ka sa kasalanan. Kaya mo bang isuko sa Panginoon yan? Or baka ang yaman mo, lupa't bahay mo, pwede mo bang ibigay sa akin? Pwede mo? Sa Panginoon. Baka ang ganda ng kotse mo, kaya mo bang isuko sa Panginoon yun? What makes a man if he gains the whole world but loses his soul? So make sure na si Lord ang Lord ng buhay mo. Amen. Kasi true riches, if you seek God's kingdom, you will find true riches in Jesus Christ. Sabi po dyan, no? Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who then, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Nang makita niya yung isang perlas na napakaganda, no? Binenta niya lahat ng ari-arian niya at binili niya yung perlas na yun. Ganun po yung nangyari sa atin eh. Nakita ka ng Panginoon, ang kinang mong perlas sa kanyang mata, ginawa niya, binili ka niya sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang buhay. Kaya mo rin bang gawin yun sa Panginoon? Kaya mo bang ibigay ang buhay mo sa Lord? Amen. So surrender it to God by seeking first this kingdom.
So ano ba talaga ang ibig sabihin ng seek first the kingdom of God? Ituloy po natin yung binasa natin, the Beatitudes. Sabi po dyan, blessed are those who mourn, Matthew 5:4-9. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. And blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. These are the kingdom of God. These are what you find in the kingdom of God. Ito yung masusumpungan mo kapag sinaliksik mo, hinanap mo yung kaharian ng Diyos. Hindi lang po yung material, hindi lang yung financial. Amen. All these things will be added unto you as well. Ano po ang ibig sabihin yan? Kung ikaw ay nananangis, nalulungkot, nalulumbay, ikaw ay ikaw comfort ng Lord. Naghahanap ka ng comfort eh. Amen? Hindi mo matagpuan sa tao. Blessed are the meek, kung ikaw na ang pinaka mapagpakumbabang tao sa mundo, ipagkakaloob sa iyo ng Lord ang mundo. Grabe. Kung gutom na gutom ka sa katwiran ng Diyos, pupunuhin ka niya ng kanyang katwiran. Kung ikaw ay mapagpatawad, ikaw ay patuloy na papatawarin ng Panginoon. Amen. At pagpuro ang puso mo, makikita mo ang Diyos. Sabi po dyan, kung ikaw ay tagapayapa, ikaw ay tatawagin anak ng Diyos. Lahat po ba yan nabibili? Nabibili po ba yan? Hindi. So, that is what the kingdom of God or the kingdom of heaven is all about. That is what we seek first. Hindi yung, Lord, gusto ko ng ganito. Lord, gusto ko ng ganon. Lord, gusto ko ng ganyan. Pwede pa rin natin ipag-pray yun. What riches can replace and surpass these blessings? Ano ba ang pwedeng lumampas o humigit dito sa mga pagpapalang ito? Wala na. Kasi hindi nga siya nabibili. And not only that, for those who will seek God's kingdom, they will not only see the kingdom of God, they will also find the King Himself. Matatagpuan natin mismo ang Panginoong Diyos, si Jesus Christ. Amen. So, seek first the kingdom of God. And the second is, seek His righteousness. So, be a righteousness seeker. Seek the righteousness of God. Be curious of what God's righteousness is all about. Ano ba ibig sabihin ng katwiran na yan? Ano ba yung katwiran na yan? Kasi may katwiran naman ako eh. Mali nga lang. Yung maling katwiran, yung wrong righteousness, nagiging self-righteousness. Yung ikaw na lang ang matuwid, ikaw na lang lagi ang tama, ikaw na lang ang laging magaling. Sinuko mo na rin ba yan sa Panginoon? We all know that righteousness is found in Jesus alone. Alam naman natin yan. Amen. Alam natin ang katwiran matatagpuan lamang sa Panginoong Jesus. Pero paano mo matatagpuan ito kung hindi ka naman interesado? Kung masaya ka na, na binibless ka na lang lagi. Tsaka na yung katwiran. Basta ang katwiran ko, pinagpapala ako. Ang matatagpuan mo lang, yung kapahamakan mo. Sabi sa Ephesians 4:24, put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Isuot mo raw yung pagkakalaghasa yung bago ng Diyos. Isuot mo ito lagi. Ibig sabihin, bago, bagong ikaw, bagong pag-uugali,
katulad ng Panginoong Jesus. Matuwid, banal. Amen. Kasi hindi naman tayo banal eh. 2 Timothy 2:22 at saka 1 Peter 1:14, sabi po diyan, run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. As obedient children, do not be shaped by the desires that used to influence you when you were ignorant. Kasi dati na tayo noong ganun. Dati na natin ginagawa yung paghabol sa mga maling bagay, sa mga maling interes. So sabi ngayon ng Panginoon, maging masunurin kayong anak ng Diyos. Amen. Na hinubog, sabi diyan. Ayon sa kanyang wangis. At hindi hinubog sa mga kagustuhan lamang na nag-uwi sa ating kapahamakan. Curiosity can be good when you redirect it to God's direction. Kapag iniligo natin sa direksyon ng Diyos, magiging mabuti rin yung resulta nito. So the meaning of true righteousness, ang totoong meaning ng righteousness o katwiran, ay pag natagpuan mo ng totoo ang Panginoong Jesus. Dahil siya yung katwiran. Sabi nga sa Bible eh, there is no one righteous, not even one. Romans 3:10. Wala raw matuwid. Wala ni isa sa ating matuwid. At siya lang ang matuwid. Kaya nung sinabi ng Panginoon, seek first His kingdom, yun yung mga hindi nabibili. And His righteousness, yun yung Panginoong Jesus. All those things will be added unto us as well. Naniniwala po ba tayo doon? At pagtatagpuan daw po natin yung kingdom at yung righteousness ng Panginoon, kahit na ikaw yung nasa pinakapangit na sitwasyon ngayon, kahit pakiramdam mo ang bigat-bigat ng problema mo, parang pakiramdam mo ang pangit-pangit ng sitwasyon mo, mababaw o malalim na problema, sakit o anuman karamdaman, kahit anong sitwasyon na meron ka, yung katwiran ng Diyos laging sumasa iyo. Dahil bukod kang pinagpala sa nilikha ng manilikha. Amen. Matthew 5:10-12. Kahit nga ikaw na yung pinaka aping-aping dahil sa pangalan ng Panginoon, sabi mo dito, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of Jesus Christ. Sabi po niya, rejoice and be glad because great is your reward in heaven. For in the same way they persecute the prophets who were before you. Napakapalad po pala. Kapag pinapersecute ka, oo, sobrang palad mo pala. Bakit? Kasi, kinakampihan ka ng Diyos eh. Sa'yo daw, sabi dyan, ang kaharian ng Diyos. Malaki ang pagpapala mo sa langit. Sabi ng Panginoon, huwag ka mag-ipon ng yaman dito sa lupa. Kundi mag-ipon ka ng yaman sa langit na hindi nasisira. At sabi niya, pag ginawa natin, natagpuan natin yung kingdom at yung righteousness na gusto ipaunawa sa atin ng Panginoon, naiintindihan po ba natin? Na hindi lang siya puro blessing. Sabi doon, everything will be added to you as well. So you see, true riches comes for those who prioritize to see the true meaning of God's kingdom and God's righteousness. Kung inuuna mo lagi sa liksikin, ano bang kulang sa'yo ngayon? Ang kulang sa akin ngayon, Panginoon, masyado akong arrogante. Panginoon, ang kulang sa akin ngayon, masyado matigas ang ulo ko, palambutin mo naman. Yung mga bagay na hindi nabibili ng pera.
That is the kingdom of God. Because the kingdom of God is here. Amen? The kingdom of God is here. Here on earth, as it is in heaven. Katulad ng nasa langit, ito, nananahan ng Panginoon sa atin. Again, to seek the kingdom is to seek the core of our soul and spirit and know who's in charge. To know who is in control. And true righteousness is when you found Jesus in your heart and understand what He did for you and me in a deeper level. Ibig sabihin po niyan, huwag lang tayong parang alam ko na yan, kilala ko na yan, alam ko na yun, alam ko na ganito. Huwag, puro ganun. Kundi, saliksikin natin ng mas malalim ang mga salita ng Diyos. Ano ba ang gusto mong sabihin sa akin, Panginoon? Ano ba tinuturo mo sa akin ngayong araw na ito, Panginoon? Namnamin natin ang bawat katuruan ng Panginoon. Amen. So, do not just know Him, but truly know Him. Do not just merely believe in Him, but truly believe in Him. Totohanan na, huwag lang, kilala mo lang siya sa pangalan niya. O kilala mo lang siya kasi nagsisimba ka. Kilalanin mo siya ng gusto dahil magpapakilala siya sa iyo. And if you still can't understand, hindi mo pa rin maintindihan kung anong ibig sabihin ng kingdom of God and His righteousness, simple lang naman po, balik ka sa dati. Ang ibig sabihin nun? No? Isuko mo ulit ang sarili mo sa kanya. Papasukin mo siya ulit sa buhay mo. Totoong tanggapin mo na siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay mo. Amen? Kasi sabi ng Lord eh, John 3:3. Pakita po natin, John 3:3. Jesus replied, "I tell you the truth, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Unless you are born again, you cannot see the kingdom of God." Hanggat hindi ka nabubuhay muli, hindi mo masusumpungan ang kaharian ng Diyos. Ang masusumpungan mo lagi, yung material, yung financial. Yun lang. Pero sa totoo lang, sabi ng Panginoon, ang linaw-linaw, kung gusto mo ng tunay na yaman, gusto mo ng tunay na kasaganahan, sabi ng Lord, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you as well. Yung tunay na kingdom, yung tunay na righteousness. Kasi ang linaw po sabi niya, Matthew 6, basahin po natin, 31 and 34, doon po sa binasa natin muna-muna, paki-flash na po. So, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink? Huwag kang mabahala na sinasabi, anong kakainin namin? Anong iinumin namin? Or what shall we wear? Anong isusuot namin? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Huwag mong alalahanin yung mga bagay na yan, sabi ng Panginoon. Kasi bago mo pa siya hingin, alam na ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ikaw ay humingi, Lord, gusto ko ng yes, anak. Lord, kailangan mo na yes, anak. Lord, meron po ang yes, anak. Ibibigay ko sa iyo yan, anak. Bago mo pasabihin, alam na ng Diyos yung kailangan mo. Amen? Do not worry. Huwag kang magpahala, huwag kang mag-alala sa mga bagay na ito. Ano yung bagay na yon? O anong kakainin mo bukas o mamaya, anong susuotin mo, anong inumin mo sa katitira, alam na ng Diyos yan eh. Amen? In fact, mabuti ka at masama, be blessed ka ng Lord eh. Naniniwala ba kayo doon? Nananampalataya ka o hindi, be blessed ka ng Lord. Bakit? Kasi sabi niya, di ba, pinapaulan niya sa lahat ng lugar masama at mabuting tao. Pinapaarawan niya sa lahat ng lugar, masama at mabuting tao. So, nagbe-bless talaga ang Lord. Biruin mo, ang dami, siguro po may makakilala rin kayo, ang dami kong kakilala, ang yayaman, pero hindi naniniwala sa Panginoon. Bless na bless. Diba?
So hindi po yun ang basehan. Hindi yung financial na yaman, hindi yung material na yaman ang sinasabi ng Panginoon dyan. Sabi niya, for after all these things, the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Huwag mong alalahanin yung bukas, sabi ng Panginoon. Biruin niyo, bago niya sinabi, yung seek first the kingdom of God, sabi niya, huwag kang mag-alala anak. Huwag mong problemahin yun. Anong dapat mong problemahin? Pakita po natin. Seek first the kingdom of God. Yun ang problemahin mo. Yun ang saliksikin mo. Yun ang hanapin mo. Hindi yung kung ano ang karainin mo. Sabi ng Lord eh, for whatever God promised in 2 Corinthians, it says, it is a yes to God. And we say, Amen. Diba? Nakasulat yun eh. Pangako ng Diyos yun eh. So, seek first the kingdom of God. Gusto mo ng totoong pagpapala? Gusto mo ng totoong pagpapala? Gusto mo ng tunay na yaman? Gusto mo ng kotse? Amen? Bukas ibibigay sa iyo ng Panginoon. Pero seek first the kingdom of God. Yung true kingdom. And His righteousness. Yung tunay na katwiran ng Diyos. Gusto mo ng bagong bahay? Mansyon? Bukas? O mamaya? Seek first. Ano daw dapat gagawin? Gusto mo ng milyon? Peso? Dollar? Ano gagawin? Sabi ni Lord eh, huwag mo malalahanin yan. Di problema yan, bilyon lang pala eh. Sabi ng Panginoon eh. Bibigay ko sa iyo na nakaso lang, seek first the kingdom of God and His righteousness. At tapos na po tayo. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Dahil bi-bless niya talaga tayo, kapatid, maniwala po kayo. Kailangan lang talaga nating maunawaan, maintindihan, no? Para hindi na tayo mahirapan. Hindi na tayo mahirapan, kayod tayo ng kayod, pero kulang pa rin. Amen? Biruin mo, sobrang sipag mo na magtrabaho, pero kapos ka pa rin. Sobrang bait mo na, pero problemado ka pa rin sa financial, sa material, hindi mo pa rin mabigay ang gusto mo. Bakit? Kasi hindi mo sinasaliksik yung tunay na gusto ng Panginoon eh. But if you truly understand, kung maiintindihan lang po natin ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ano yung totoong kailangan mo masumpungan, matagpuan sa buhay mo, mas kailangan mo kasi yun eh. Mas kailangan mo ng pasensya. Amen. Sa mga makukulit mong anak, sa mga makukulit mong kapitbahay, kailangan mo ng kabaitan kasi yung paligid mo ang sasamana. Mahirap masumpungan yun. Hindi nabibili. Di ba? Kahit gaano ka kasipag, hindi mo mabibili yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Napakasarap po mamuhay ng naglilingkod sa Panginoon. Napakasarap maglingkod ng may kagalahan ng puso. Amen. Dahil hindi ka pagpupulangin ng Diyos. Amen. Sino po dito yung may trabaho? Pagpapalain kayo lalo ng Panginoon. Sino po dito yung nag-aanap ng trabaho? Bibigyan ka ng trabaho ng Lord. Sino dito yung nahihirapan? Problemado. Taas ang kapal. Walang may bang meron. Susolusyonan yan ng Panginoon. Hindi madamot ang Diyos natin. Limitless nga eh. Di ba?
He is a limitless God, and He can provide everything that we need. All we need to do is to seek first the true kingdom and the true righteousness of God. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Lord, narito po muli kami, Panginoon. Salamat dahil ipinaunawa mo sa amin, Panginoon, ang tunay na kahulugan. Ang sinabi mo, to seek first, unahin, Panginoon, ang iyong kaharian at ang iyong katwiran, Panginoon. Salamat dahil alam po namin na nagkulang kami, Lord God. And Lord, as your anointing flows, Lord God, allow me to intercede as the Lord is the great intercessor of our life, Lord God. But allow me to pray for everyone to forgive us our sins, Lord God. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali, pagkalimot, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, makalapit kami sa iyo, Panginoon, may totoong puso ng walang pagkukunwari, Lord God. Hayaan mong ilagay namin lahat sa iyong paanan, Panginoon. Ang lahat ng bigatin, lahat ng suliranin, Panginoon, lahat ng problema, Lord God. Dahil alam ko, Panginoon, na ikaw ang magpapagahan nito, ikaw ang magsusolve nito for, sa lahat ng problema namin, Panginoon. Ikaw ang pour out, Lord God, ang lahat ng kahinaan to replace it with your spirit, Lord God, with your strength, Lord God, sa lahat ng mga kailangan namin sa araw-araw, Panginoon, financial, di pa namin ito hingin sa iyo, Panginoon. Alam po namin na ipinagkakaloob mo na ito sa amin. Hallelujah, Lord God. At Lord, muli, pagpasensyahan ko, Panginoon, ang aking kapulitan. Ngunit ako po ay nagsusumang mo, Panginoon. Ako po ay nanalalangin mula sa kaibuturan ng aking kaluluwa at spirito, Panginoon. Pagalingin mo, Panginoon, ang lahat ng may sakit, Lord God, upang makapaglingkod kami, Panginoon, ng tuloy-tuloy sa iyo, Lord God, ng walang hadlang, Panginoon. Lord, sa lahat, Panginoon, na merong financial struggles, Lord God, yung sumpa ng spiritual poverty, Lord God, Lord, allow us to be blessed, Lord, financially, because we can serve you even more, Lord God, kung kami meron, Panginoon, and we can bless others as well, Lord God. Lord, hayaan mo, Panginoon, ay hindi lang puro financial, Lord God. Hindi lang puro material, Panginoon. Hayaan mo na tunay, Lord God, na kami maging pagpapala mo na makapagdala ng marami pang kaluluwa, Lord God. Sa iyong trono, sa iyong kaharian, sa simbahang ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na bago pa magsimula ang service, Lord God, excited na ang mga tao, Panginoon, na pumunta sa simbahan ito, Lord God, na hindi na kailangan yung antayin yung oras, Panginoon, na dito pa lang na-enjoy na ng bawat isa ang presensya ng bawat isa, Panginoon, na nagkwakwentuhan patungkol sa ginawa mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na itinataas ang pangalan mo, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God, na naupo na, Panginoon, mahaba pa ang oras bago magsimula ang service, Lord God. Lord, bring us back into the joy of yung tunay na makita ka, Panginoon. Maramdaman ka sa simbahan ito, Panginoon. Fill us, Lord God. Fill us with this need, Lord God. Umaga at hapon na service, Lord God. And even, Lord, kung alalaguin mo kami, Panginoon, narami ang service, Lord God. Salamat, Panginoon. According to your will. According to your purpose, Lord God. Kaya, Lord, talagin mo po ang lahat ng salita mula sa aming mga puso, Panginoon. Pasalamahan na namin ang Panginoon sa oras na ito. Sige, manalangin po tayo. Ilabas nyo lahat yung gusto nyo isuko sa Kanya sa oras na ito. Tayo po ang nakakaalam nun. Thank you.
Gusto niyo magpasalamat, pasalamatan natin ang Panginoon sa oras nito.